In this tutorial, you will learn what is Video View's campaign objective, when is the perfect time to use this campaign objective, and of course, how to set it up via Facebook Ads Manager. Hey everyone, Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who specializes in lead generation, and I also teach about Facebook Ads, Google Ads, and SEO. And so, if that's something that you are into, then consider subscribing. What is Video View's campaign objective? So, ito yung campaign objective ni Facebook na specifically created for you to be able to generate more video views in the form of 2 continuous second or 15 seconds or longer, or kinatawag na through play. So, pwede ka bang gumamit ng ibang campaign objective pagka meron kang video format na ad o yung post mo is in video format? The answer is yes, pwede kang gumamit ng ibang campaign objective, but unlike video views, kulang yung data nila na specifically for video views. Tulad nga nitong dalawa na mention natin, no? So hindi yan lilitaw dun sa dashboard mo when you are analyzing the ads and checking out the data. So ang video views campaign objective talagang tailored siya kung magdadrive ka ng engagement gamit yung video na ad creative. Now, when to use video views campaign objective? Highly recommended to if you are trying to build an engagement dun sa isang video mo. Ngayon, bakit mo gugustuhin na mag-build ng engagement dun sa isang video? And to illustrate that better, pakita ko sa inyo itong funnel na to. So, kaya tayo mag-generate ng engagement dun sa video kasi mina-warm up natin yung audience. So, from a cold audience, let's say meron tayong nilaunch na video talking about real estate or insurance or really any product or service na nagbibigay tayo ng value doon, nagpo-provide tayo ng insight kung ano yung product na yun at ano yung magagawa sa buhay nila nung product o service na yun. Lahat ng mga mag-i-engage dyan, lahat ng manonood sa video na yun ay merong, of course, certain level of interest. So, dun sa custom creation ng audience, if we go there, so to go there, punta lang tayo sa Facebook Ads Manager and then click natin itong Business Tools and then click natin yung Audiences. So, pag nandun na tayo, let's create the audience by clicking this button. And then, create custom audience. So, dyan, makakapag-create tayo ng custom audience gamit yung Facebook sources na video. So, click natin yan and then click next. And makikita nyo dito, no, iba-iba yung length ng video views na pwede mong i-create as a custom audience. So, of course, kung ang nanood ng video mo is, let's say, 50%, ibig sabihin yan, kalahati ng video na panood niya, at least, mas highly targeted yung audience na yan. Mas warm yung audience na yan. So, basically, that's how it works. So, pag nanood sila, nagkaroon sila ng interest, napunta sila dun sa funnel na consideration stage na. So, na-generate mo yung desire, yung interest, o yung need dun sa product o service na yon, ika nga. So, this is especially useful pagka wala kang mahanap na saved audience. Wala kang mahanap na warm audience gamit tong saved audience. So, ikaw mismo yung magkikreate nung warm na audience. So, nagagawa yan by driving engagement dun sa isang video na ginawa mo. So, this is very similar dun sa traffic campaign objective, no? Pero, ito lang, yung content na gagawin mo is in video format. Versus dun sa traffic objective, yung gagawin mo na content is in article format.
In order to set up and use video views campaign, again, punta tayo sa Facebook Ads Manager. And then, click natin tong create button. And from there, of course, under consideration, i-click natin tong video views. And then, let's hit continue. And then, of course, una natin gagawin, bibigyan natin ng name yung campaign. Then, let's scroll below and then click next. Then, nandun na tayo sa ad set level. And then again, bigyan natin ng pangalan yung ad set. And of course, tayo magsiset ng budget. Minimum budget ni Facebook sa Philippines account, 40 pesos per day. But since I am already running ads, tinaasan niya na. So, lagyan natin ng 50 pesos per day. Again, optional yung schedule, yung start and end date. I don't normally set an end date dahil nga anytime na gusto kong i-post yung ads, I can. Dahil nasa tapat ako na computer palagi, pag may nakita ako na problem or hindi profitable, hindi maganda yung result nung campaign, I will just stop the ad. Scroll down tayo. Doon tayo sa audience. Now, lagi kong advice, ang audience lagi yan gagawin in advance. Dahil dapat dyan, premeditated na pag-isipang mabuti dahil yan yung pinaka-important aspect ng Facebook ads. So, click natin yung save audience. May na-save na ako ng audience dito. I will just select this one. And then, when it comes to placements, never nating pinipili si automatic placements dahil ayaw natin na si Facebook yung mag-decide kung saan ilalagay yung ads. Dahil at the moment, hindi pa ganun kaganda yung machine learning ni Facebook para sa iyo mag-determine kung yung placement ng ad mo will be giving you the most ROAS o yung return on ad spend. So, ang gusto natin, tayo yung makakapag-determine yan, tayo yung makakapag-decide dahil sa data. So, pipili natin is manual placements. So, since video views to, tatanggalin natin yung Messenger, yung audience network, and, well, optional yung Instagram, especially kung yung product mo is yung audience mo, nandun din sa Instagram, both Instagram and Facebook. Pwede mo silang gamitin. For this example, Facebook lang. So, tanggalin natin yan. Scroll below tayo. Tanggalin natin yung stories. Tanggalin natin yung in-stream. Yung search, tatanggalin din natin. And also yung in-article. So, ang iiwan lang natin is yung newsfeed. Ayan. So, in case meron kang gustong ibang placement, pwede mo siyang i-split test. So, gumawa ka ng the same... So under the same campaign, gumawa ka ng parehas na ad set. So, similar yung audience, similar yung budget. Ang babaguhin mo lang sa ad set number 2 is yung placement. So, let's say gusto mong i-test tong video feeds, feel free to do so, di ba? So, kung makakuha ka dyan ng better result, mas maganda. Ituloy mo yung campaign mo na yan. So, and... Well, might as well comment sa video na to, di ba? Let us know kung ano yung naging result for you, di ba? So, in this example, doon lang tayo sa Facebook news feeds dahil proven ko na yan sa mga niran ko na ads. Laging dyan yung pinakamaganda na result. Pagka natapos na natin yung placement, of course, dito sa optimization and delivery, pipiliin mo kung saan mo siya gustong i-optimize. So, dalawa yung option mo, no? Dalawang second na continuous video views o through play. I always opt in for through plays. Kasi mas mahaba siya dun sa 2 second na continuous views. So, ibig sabihin nito, ipapakita ni Facebook yung ad mo dun sa tao na mas likely na manood ng video mo ng 15 seconds or more. And, yun yung objective natin. So, pagka na-set ko na lahat yan, I will just hit next. And then, doon ako sa ad creation. And likewise, i-edit natin yung name ng ad. Pipiliin natin kung saang Facebook page natin gusto mag-appear yung ad. In this case, doon sa Facebook page ko. And then, meron tayong option to create an ad from scratch or use an existing post. So, yung create an ad from scratch, ibig sabihin yan, dark post siya. So, hindi makikita yung ad na yon dun sa Facebook page mo. And, ang lagi kong tinuturo,
Para sa mga gatong cases, dahil kung ginagamit yung use existing post. Kasi nga, before ko pa i-run tong ad na to na objective yung video views or traffic or even conversions campaign, nirun ko muna siya as engagement campaign. Kasi nga, gusto natin na makapag-generate ng maraming engagement dun sa post natin. Ibig sabihin, maraming likes and comments para mas maganda yung ating maging ad relevance o ad quality score. So let's us use existing post and then piliin natin kung saan sa page na to yung gusto nating i-run na video. So let's say for this one, itong keyword research tool, continue natin. And then meron tayong option after that na mag-add ng button. So let's go ahead and add a button. So pwede kang mag-link dito ng landing page mo. Let's say you are discussing dun sa article mo the same discussion nung sinasabi sa video pero in an article format, pwede mong ilagay dyan, no? Kung gusto mo na makakuha ng message right away, pwede rin gawin mong send message. So that's up to you and your objective, no? So in this case scenario, pwede rin ako mag-build kasi nung traffic dun sa landing page, no? So mas maganda yung magiging custom audience ko. Pwede kong maipon yung mga nag-engage sa video, number one. Pwede ko yung ipunin din as yung nag-engage dun sa website. So, pwede kong lagyan yan. Yan ang gagawin ko. So, maglalagay ako ng landing page dito. And then, after ko malagay yung link dito sa slot na to, I will just click update post. So, pagka na-update mo na yan, by the way, make sure to include yung Facebook pixel dun sa website mo para syempre ma-track mo yung traffic, yung ginagawa, yung actions nung traffic na dinedrive mo dun sa landing page, no? So pagka okay na lahat yan, I will then just hit publish. And then yung ad mo, mag-undergo siya sa review, so review process ni Facebook. And then pagka nakapasa na siya, ma-approve na yan, and then your ad will start running. Hey, you might want to know about the other Facebook Ads campaign objective. We have traffic, video views, messages, lead generation, and conversions. And for you, I will make sure to include links in the description box below. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below, and I will reply to each and every one of them.